Good day. Ako po si D1JQ. I am a snakehead angler, a snakehead angling enthusiast. Snakehead angling is not just a hobby for me, but a way of life. Ayun. Magandang araw po sa inyo. Pag-usapan natin kung ano, maganda bang gamitin yung bait casting reel sa snakehead fishing. Ito po kasi is for snakehead fishing lang, kasi snakehead po yung species na hinuhuli ko. Yun yung species of my interests, yun lang po ang isda na nag-i-enjoy ako ng hulihin. Ano po, specifically the Channa striata o yung dalag, at yung Channa micropeltes, which is yung toman. Pero madalas po na huli ko is the Channa striata o yung dalag, kasi medyo malayo po ako sa lugar kung saan nahuhuli ang toman o Channa micropeltes. So majority of my catch, dalag. Ngayon, marami na pong nag-topic about bait casting reel. All of them na nakita ko, ang gaganda po. Matututo tayo, malaking tulong. At napakagandang i-discuss, kasi nung po nag-uumpisa kasi ako, isa yun sa mga tanong ko kung maganda bang gamitin yung bait casting reel, kung okay ba to, meron kayang improvement, matututunan ko kaya. Those were the questions. Kaya malaking tulong po yung mga contents and information about bait casting reel. Kaya isa sa naisip ko na pag-usapan natin, based on my experience, on my subjective opinion, patungkol sa bait casting reel. Now, this is for those na nag-uumpisa pa lang po o nagkakaroon ng interest sa snakehead angling. This is not intended for professionals, for those na matagal ng snakehead angler o marunong na o magaling na. Hindi po. And at the same time, hindi rin po ako expert at hindi rin po ako professional. Lahat ng sinasabi ko on my contents in which I discuss a topic is based on my own opinion and based on my experience. Ayan po. Sinishare ko sa inyo, baka kasi sana o baka merong matutunan o mapulot kayo na pwede ninyong maging batayan o magamit. Kasi on my time talaga pong wala wala akong napapagtanungan. Malaking tulong na rin po yung mga nakita ko, napanood, narinig, nabasa as pertains to what is a bait casting reel at okay ba to para sa snakehead fishing. Ngayon po, let's do it in a way na hindi overly technical. Hindi naman walang technical ng kahit kapraso, ano po. Let's do it in its, kumbaga, on the most basic. Yung para po sa interpretasyon ko at sa pangunawa ko, madali niyong ma-adapt, maiintindihan, at mauunawaan. Ayun. Kasi ito po ay isa sa, ano, sa kalimitang tanong at iniisip pinag-aaralan, ano po, nung papasok sa snakehead. Kasi nakikita nila, parang may dalawang ginagamit na reel. So tatanong nila, is bait casting a good reel for snakehead angling? Ayun. Yun po yung nangyayari. Kaya maganda, discuss natin to sa isang, para sa akin madaling mauunawaan. Ano po? Ano ba yung bait casting reel? Ano po? Alam niyo, sa totoo lang, when it was known to me na bait casting, may question ako dun kasi yung spinning
reel, kasi dalawa lang naman po yung popular o yung kalimitang ginagamit sa snake and angling. Yun nga pong bait casting reel na pinag-uusapan natin ngayon, at saka yung spinning reel. Pero tinanong ko, yung namang spinning reel, yung pong nasa ilalim, no? Yun naman ang madaling pagkakilanlan eh. Bait casting reel nasa ibabaw ng bait casting rod or rod. Yung namang spinning nasa ilalim yon ng spinning rod. Sabi ko, yung dalawang reel na yan, parehong bait caster. Kasi nagkakast din ng bait eh. Kaya pala, ang kalimitang term or some terms na ginagamit nila sa bait casting reel is not bait casting reel but overhead or overhead reel. But then again, nakasanayan na natin at naging katawagan na rin sa kanya na bait casting reel. And wala naman pong masama ron. Okay? Now, ano muna yung reel? Reel eh, yun yung po yung ano eh, yung isang uri ng small machine o makina, no, na ina-attach o inilalagay natin sa rod para siyang magsilbi na humahawak o pinag-tatalian ng linya para maibato ito o maikasts at ma-retrieve po, mabawi, maibalik sa inyo kasi nakakabit sa dulo ng tali or line is yung ating bait kung saan yon ang kinakagat, ini-strike ng species na gusto nating hulihin. So that's the reel. Ngayon, ang pag-uusapan natin is the bait casting reel. No? Mas maganda po at mas malinaw siguro o mas madali nating maiintindihan kapag meron tayong bait casting reel. Ano po? This is my gear. Ito po yung ginagamit ko. At ito yung bait casting reel. Pag-usapan muna natin yung parts. Ano po? Let's start with the handle. Ito yung handle. Ano po yung function niya? Let us not be too much or very specific dun sa katawagan kasi meron pong iba na, ibang parts na maraming tawag yung mga anglers eh or maraming itinatawag sa kanya. But mas maganda, maging familiar tayo sa function. Ano po? So ito yung handle. Ano bang purpose nito? Ito po yung iniikot natin para maibalik no yung linya na lumayo o ikinast at pumulon o tumali ulit sa ating spool. Yung spool yun yung pinagtatalian ng linya. Again, yun yung hawakan, handle. Ano po? Pagkatapos, spool. Nakikita nyo sa bait casting na uri ng reel is meron niyang parte kung saan or parts kung saan nakatali yung line guide. So pag tingnan niyo yung bait casting reel o yung pinagtatalian, yung may linya sa loob po niyan, yung niyayapos niya, yung pinagtatalian niya, yun yung spool. Okay? Yun po yung spool. Pagkatapos, meron pong drag, which is isa rin sa pinakamahalaga yan eh. Ano po? Yan yung nagbibigay sa atin ng nagbibigay ng laya sa spool para lumuwag siya at magkaroon ng give yung line. Para kung sa ating pakiramdam medyo mabigat yung isda, mahirap hilahin, over na yung ibinibigay niyang lakas sa capacity ng gear. So mag-open drag tayo nang sa ganun. Mahila niya yung linya, mapagod siya. Ano po? Sa spinning reel po, o dun sa isang uri ng reel na ginagamit, kalimitan nasa unahan siya. Ito naman po sa baitcaster, standard yan eh. O kalimitan naman, or most, no? Na makikita nyo na nandun yung drag niya, o drag star, or ano man, is nasa tabi ng handle. Logically, dun po talaga siya ilalagay, sapagkat pag nagre-reel kayo, o nagre-retrieve na kayo, po pwede nyo ikutin. Minsan may walang click siya, pero ito pong beatcaster na pinakikita ko sa inyo ngayon, may click po siya. Yun, may tunog. Yun, kung nakikinig nyo, may tunog. No? Yan yung nagluluwag at yan din yung naghihigpit. Ano po? Ordinarily, kapag left-hand drive or left-hand retrieve, no po? O ang ibig sabihin ng left-hand retrieve, itong handle na tinutukoy natin nasa kaliwa, sanay kayo sa kaliwa ang iniikot ng handle, yung drag
no, or star drug or drug adjuster, pag pinihit nyo yan, no, pag pinihit nyo yan na ang ikot nung drug is palayo sa inyo, yung top portion, paghigpit ng drug yun. Pag yung top portion, o yung nasa ibabaw, no, pinihit ninyo ng palapit sa inyo, pagluwag yun. Kalimitan po, ganun, sa left, kasi sa left retrieve or lefty kind of reel. Pag sinabi nyo lefty, yun yung handle na binanggit natin kanina ay nasa kaliwa. Kasi sanay kayo sa kaliwa pag retrieve. Ako po kasi lefty ako. Pag naman righty or right hand retrieve, yun naman yung nasa kanan. Kasi ito po hindi interchangeable eh. Pag nasa kaliwa or right, lefty ang inyong baitcaster, nasa kaliwa, hindi nyo na yung maililipat sa kanan. Okay. So ulitin ko. The handle, pagkatapos po nun, yung drag, no? Pagkatapos po nun drag, may makikita kayo sa bandang una, yung ilalabasan ng linya, no? That's the line guide. Yan yung nag-guide sa linya, paglabas at pag-retrieve. Yan din yung gumagalaw left and right, no? Kasi may gear naman na niyaya po siyan, no? It is curved o medyo may mga parang ngipin yung iniikutan niya for it to move left and right. Nang sa ganon, ano, ma-guide niya rin ano, yung pag-ikot o pagtali ng linya sa spool. Ano yun? Yun po yun, oh, yung parang inlet or small outlet, no, na makikita niyo sa gawing unahan ng bait casting reel. No. Pagkatapos po ng line guide is makikita nyo yung tension knob. Okay. Pwede kinatawag yung tension knob, kinatawag na cast control knob, tension, kahit anong itawag sa kanya, yun yung naghihigpit. Ito po yan. Kalimitan po yan at the side also of the handle. Halos pare-pareho naman eh ang itsura niyan. Whatever brand it may be, yun pong mga locations ng parts hindi halos nag-iiba. So that is the tension knob, no, or the tensioner, the cast control knob. Ayun. Ito po 'yun. Pinipihit nyo 'yan para mahigpitan ang galaw o ikot ng spool na pinagtatalian ng linya. Ano po? Yan din ang may control sa movement, no? Pag sobrang luag 'yan, yung spool niya may movement 'yan ng left and right, no? But generally, ang function niya is to give tension to the spool. Ayun. Ang isa pa pong parts is the brakes adjuster. Yung pong brake kasi mismo nasa loob yun eh. It can either be magnet, yung pong magnet ay siyang nagbibigay ng puwersa ng pagpigil dun sa umiikot na spool. Ano po? Yun. Tapos makikita niyo yung adjuster niya sa labas. Meron naman yung mga pointer para malaman niyo alin yung paglakas ng preno o ng brake o ng power na ibibigay ng braking system mo. Meron namang pagbawas o paghina ng brake o puwersang ibibigay niya sa spool para makontrol o matigil o mapigilan yung sobrang pag-ikot. Ayun. Ang uri po ng preno, it can either be magnet, it can either be centrifugal, or kung ano mang braking system na ino-offer. Sometimes, it's a digital chip type. Ano po. Pero generally, ito po, makikita nyo sa kanan, most of the baitcasters ay kanan kung lefty, ano po, ano, kaliwa naman siya kung righty, kasi it is always or it should be ano, on the opposite side of the tension knob, no, na malapit sa handle, kaya laging opposite siya nung tension knob. Ano po, so makikita, dahil lefty ito, naroon siya sa right part, makikita nyo yung brake adjustment knob or
switch or whatever it may be. Basta ang function po nito, paglakas at paghina ng preno, na isa rin sa contributory part para kontrolin ang spool o yung ikot ng pinagtatalian ng linya. Ayun po. Pagkatapos, makikita nyo rin sa party ng bait caster yung clutch release. Tinatawag nila to minsan thumb bar. Minsan clutch release knob, release lever, etc. Pero ang mahalaga, makikita nyo, sa gawing likod, most of the time andito talaga yan, no? Eh, ito yung nagre-release. Ang function niya, mag-release ng spool. Pag tinindot nyo siya, lalarga yung linya. Okay? Para naman mapatigil nyo, mapabalik, once ginalaw nyo yung handle, automatic, nasa retrieval mode na kayo. Yung clutch lever nyo, mag-off na siya. Hindi na siya on a clutch mode. Hindi na siya on a release mode. Ano po? So, pag pinindot niyo ito, the clutch release, release siya, ang counterpart niya is the handle for it to go back to its normal position and function. Boom. Ayun. Tapos may real foot po 'yan. Yun yung paa or foot, no? O pinaka base nung bait casting reel, kasi nakakabit po siya, na siya namang nagiging attachment para maikabit niya siya sa bait casting rod. And that is the part or the basic parts of the bait caster. Siyempre, meron pa yung part sa loob. Nandyan po yung main gear, nandyan din po yung pinion gear. Yung pinion gear, yun yung nagpapaikot sa spool. Yun namang main gear, yun naman po yung nagpapaikot sa pinion. Binibigyan ng pwersa yung pinion para umikot yung spool. Ano po? Ito pong bait caster is a single gear, hindi to multi-gear eh. Ang ibig pong sabihin nun, kapag kumuha kayo ng bait caster na gano'n ang speed, may bilis po kasi ito eh. No? In which, pag-uusapan natin right after this, ano po, this part na madiscuss natin yung mga basic parts. No? Ito po ay hindi multi-gear, single gear. Pag sinabi natin multi-gear, yun yung kind of machine that can, or kind of gears that can change the speed, no, the power. Ito po, ano lang to? Single gear, itong ating bait caster reels. So if you have a gear na ganun ang sinasabing bilis, no, yun na po yun, no. Kaya kung bibili tayo, i-consider din natin yung speed, no, in which maiintindihan natin on its gear ratio. Ano po? So, ano ba yung gear ratio at ano yung speed na nabanggit natin kanina lang, no? Yun pong speed, kasi merong tao o merong kind of fishing or hinihingi ng needs ng lures or style of fishing, or yun ang mas ina-appreciate nung species ng isda sa spot mo, eh, mabilis, no? So, kinakailangan mo faster reel. Pag po naman gaya ako minsan, mas gusto ko yung hindi sobrang bilis. Pag ang inuhuli ko dalag sa isang heavy cover spot, kasi gusto ko medyo mabagal. Slow retrieve is the technique that I'm using in heavy cover gaming. So, mas gusto ko po yung hindi masyadong mabilis. So, I choose the 6.3:1 or 6.3:1. Now, what is those number? What is gear ratio? Yun pong gear ratio is composed of three numbers oftentimes. No? Let us not be confused with the second number, and let us be concerned of the first and the last number. For example po, kukuha ko ng bait casting, no? Or bait caster, bait casting rod, bait casting reel. Sinasabi nung bait casting reel, eh, ang ratio niya, for example, is 6:3:1. No? 6 as the first number means the number of the rotation of the spool in one full revolution or full rotation of your handle. Halimbawa, ito yung tip ng handle. No? Ito yung tip ng handle. Inikot ko yung
dito ko hahawakan na, meron din po kasing isang nab sa kabila, yan eh. Iikot siya, yun, pack, ay full rotation. Ang inikot po nung spool nyo, kung 6:3:1 is 6 times. Siguro 0.3, no? Meron pang dagdag dun sa 6, but generally, it is a 6 full rotation also of the spool. So yung ikot niya, 6 sa isang revolution ng handle, full revolution ng handle o isang kompletong pag-ikot ng handle, 6 na ikot ng spool. Ibig sabihin, ganun kadami yung linyang kukunin niya. No? For example, sa isang full rotation, halimbawa lang po ha, ay 4 inches na ano, na haba ng linya ang nakukuha niya sa isang buong ikot ay 6. So, may 24 inches. Sana tama yung arithmetiko. Ayun, ganun po. Ngayon, if you want a faster reel, gusto mo nang mabilis, mabilis-bilis sa 6, sa 6 na ikot, kasi kung dadami po ang ikot ng spool, bibilis yung bead casting reel nyo. Parang ganito, no? Same speed, ano po, same po ng bilis nyo ng ikot, no, ng handle. Sa isang full rotation, kung 6:3:1, 6 na ikot nung spool. Pag naman same speed, 7:3:1, 7 ikot. So, mas mahaba ang kukunin nung mas mataas na gear ratio. Therefore, mas mabilis yun. Ayun. Yung pong second number, minsan maraming nalilito dyan eh. Ano po? Kaya point, because it does not represent the ratio or the relationship. Kaya point, perhaps, yun po yung kung 6.3, ibig sabihin, 6 na ikot, may konti pa rin siyang kinukuha. Ganun na lang kasimple yung explanation. Oh, may konti pa siyang haba pa na kinukuha. Ngayon, yung last number, which is 1, it represents the rotation, or it is the ratio of the rotation of the spool to the rotation of your handle. Meaning to say, in 1, yun yung sinasabi ko kanina na 1 full revolution or rotation of your handle. That's 1. So, yung pong gear ratio ay sinasabi nun yung dami ng ikot ng spool sa pag-retrieve o pagbawi niya ng linya na lumabas sa kanya, lumabas sa ating reel, sa isang buong ikot ng ating handle. That's the gear ratio. Ayan. Composed of 3 numbers, which is the first number is the number of rotation of the spool, no? Let's just not talk about the second number, and the last number is the full rotation of the handle. Ayun. So yun po yung gear ratio na kinakailangan nating ikonsidera. Ngayon, o sige, naiintindihan ko na kahit kapraso. Ano ngayon ang pwede pa nating unawain sa bait casting reel? Alam nyo, bait casting reel has a learning curve. Meron tayong dapat maintindihan at maunawaan, lalo tigit kasanayan. In other interpretations, no, in other opinion, mahirap. Lahat naman po ng bagay, merong hirap talaga eh. Pero, kapag naroon ang interest nyo at naunawaan nyo yung bait casting reel or the bait caster, sabihin nyo, hindi mahirap eh. Kasi there is a tinatawag na one-on-one action. Ano? Kaya, ano ba yung one-on-one action? Yun yung one action for the release and then one action for the retrieve. Kaya malaking bagay, napakalaking alwan, o mataas ang punto na maalwan mag-cast, maalwan mag-retrieve. Ano po? At yung pag-aaral na yun, kinakailangan mong kasanayan. Gaya nito, like what I have said, masingit ko lang, no? Merong tension knob na kumukontrol sa ikot ng spool. Tapos may break din na may relationship po yan eh. Kasi ang concern ng dalawang yan, huwag kayong magbuhol. Bakit? Ito po kasi prone sa buhol. No? Mamaya, let's discuss it further on the disadvantage. Pero,
as of now, yung learning curve na sinasabi ko, eh, meron tayong panahon o meron tayong kinakailangang adaptation at pag-aaral at familiarity na ma-adapt sa paggamit nito so that we will feel the convenience, no, and the functions that this small machine will give to us. Ayan. Tapos, kapag napamilyar na tayo rito, hindi po siya komplikado. Basta interesado tayo and at the same time, handa tayo na pakiramdaman. Kasi fishing is not just doing, it is feeling at the same time. Not just the feeling of strike, but the feeling of every gear. No? Sabi ko nga dati, let the rod be an extension of your hand. And let the bait caster reel be the extension of your thinking. Be the extension of your brain. Be the extension of your senses at the same time. Ano po? Ngayon, pag nalampasan natin yung learning curve, you'll say, yes, it is true that it gives me much comfort. What is the advantage? Alam niyo po, mas naniniwala ako na we can cast further in these overhead reels and in this bait casting reel. Bakit? Kasi po, less friction nito eh. Ang friction lang nang meron siya is yung dun sa line guide niya. Yun lang. But there are some innovations na mas pinapa less friction ng line guide. No? At hindi lang yun. Merong mga innovations such as lightening the spool. No? May makikita kayo dyan yung sinasabing stress-free and versatile spool. Meron naman dyan, lighter spool. No, kahit hindi siya finesse, ha? hindi BFS, yung regular lang, no? Pero lighter spool. So, mas nakakakast ng malayo, mas nagkakaroon ng comfort. Ano po? Yun ang advantage. Pangalawa, meron yung 1:1 action eh, no? Yung one action for release, one action for retrieve. One and one action. One for the release and one for the retrieve. Hindi po gaya nung ibang uri ng reel na medyo marami-raming action. But it doesn't necessarily mean na hindi nagbibigay ng comfort yun. There are a lot of people who are more familiar with different a kind of reel na hindi bait casting. Okay, so balik tayo sa bait casting, no? Yun yung advantage niya. Pag napamilyar ka, it's easy to use, no? Ano yung disadvantage? Let's discuss of the major disadvantage. Ang isang fear ng galing sa spinning, which is another kind of reel, going to bait caster or yung magbe-bait caster, is the dreaded backlash or a bird's nest or overruns. Ano po yun? Yun yung buhol eh. Yun yung buhol. No? Kaya, sa learning curve na nabanggit natin kanina, dapat alam niyo yung ikatlong preno o ikatlong nagpapatigil at kumokontrol sa spool. Kasi like what I've said, may relationship ang tension knob na nagigipit sa spool at ang brake na nagpapabagal o kumokontrol sa spin nung o pag-ikot nung spool para huwag kayong magbuhol o para magkaroon ng regulated na movement ang spool nyo tama lang sa pangangailangan natin. Ano yung pangatlong magkukontrol? Hindi po yun part ng bait casting reel. Part yun ng katawan nyo. That's your thumb finger. Dapat po alam ninyo kung paano gamitin ang inyong thumb, no, o daliri, hinlalaki, para siyang tumulong at gumiya sa spool nyo. No? Kasi tingnan nyo lang ha, let's do it simply bago ko ipaliwanag. Pag pindot ko ng release knob or clutch release, open yung spool, ready to cast, no? Pag binitaw mo yan, babagsak yan. At hindi naman po pwedeng pagkakas nyo, saka nyo sasabay ng pindot. Hindi. Bago kayo magkast, pipindutin nyo na yung release. Eh, pag pinindot nyo yung release, may lure kayo sa taas, may bigat, aandar na yung spool nyo. So, anong kailangan? Nandan yung kamay mo, yung thumb, I mean, to hold it. At ang bitaw nyan,
pag-release nyo, no? Kaya kinakailangan maintindihan niyo dun sa learning curve yung paggamit ng hinlalaki, no, na sa pagtigil ng spool, no, or feathering kung tawagin. But our topic is not how to use, but ano ba yung bait casting rod, okay bang gamitin, ano? Kaya iyon ang isa sa ano, sa dapat nating maintindihan in terms of the learning curve. Now, sabi ko nga kanina, ano yung disadvantage? That is the dreaded backlash o pagbubuhol. Dahil po ito ay direct fed, no, pag nahumigit na yung cast natin, syempre hihigit na yung lure, iikot yung spool, no? Ang ikot po nito dire-diretso. May pagkakataon na pag kinast mo yung lure, may hangin, medyo bumagal yung lure, dire-diretso siya, nagbubuhol. Yun yung mga dahilan. Minsan, hindi tamang timpla o hindi tamang pag-aayos ng brakes at saka ng tension. At the same time, fault in feathering. Ayan. So, nagbubuhol. Yun yung problema. Pero, sabi ko nga, may disadvantage man, pwede nating pag-aralan how to deal with it. So, isa yon sa pinakamabigat, the disadvantage ng bait casting reel. Now, ano ngayon ang dapat nating i-considera, no, in buying one? Siguro, ang isa sa pinaka-importante nating i-considera is na kalimitan na pagkakamali ng mga nag-uumpisa is really to see if the reel has a quality. Kasi minsan po, pag hindi maganda ang quality ng reel, hindi natin madaling ma-adapt ang learning curve. Hindi natin madaling matututuhan, no? Kasi po, for example, I set the brakes on number 4 and I set the tension knob properly as far as I know, parang ganun. Or as far as I want. So, naset ko na. Tapos, I'm casting well. Hindi ako nagbubuhol. Kung off quality o mababa ang quality yung bait casting reel mo, ang isa po sa pinakasakit niyan, yung setting mo, naiiba na pagkatapos ng several casts. After several casts, iba na ulit yung timpla. So, pipihit ka na naman. Not like other reels with quality na pag sinet natin sa 4, there's a consistent power. There's a consistent stopping power, braking power, consistent yon. So, madali mo ma-adapt, madali kang mapa-familiarize. And that is one. Dapat nating i-consider po yung quality. No? Huwag kayong matakot kasi hindi naman ho lahat ng may quality-ing reel ay mahal. No? Although, in fishing gears, isa naman sa dahilan bakit mahal is yung mga brand na medyo mataas ang presyo, offers a lot of of convenience, of innovations, of upgrades and improvement na maiintindihan natin as we go along. But in buying, let us consider what it offers to us na comfort and castability, no? Madaling manghinayang dahil mahal, madaling manghinayang kasi parang sobra naman ata. Pero maiintindihan natin yan as we go along in using baitcasters. Again, let us choose a quality baitcasters for us to feel the comfort that it gives. Ano po? At sa ngayon, there are a lot of brands, no, na offers innovation, affordability, at totoo naman po na talagang usable sila at mag-i-enjoy ka. At ganito, I just want to give a stern warning, no po. Akin lang naman to, no. Minsan kasi we used to listen to what we hear tapos ina-adapt agad natin. But let us sometimes think din, no, halimbawa po, sinabi nung isa na hindi okay, nasira sa akin, so hindi okay. Eh ibig po sabihin pag nasira doon sa hindi na okay. Ano po, paano yung 10 na gumamit na nag-okay pala? So the best thing to do is isa ito sa pinakamagandang avenue. Try to search for experiences of others in terms of brands and quality. Ano po, isa yon. Pangalawa, you yourself will learn, no? Pangatlo, the senior anglers who have experience
in the baitcasters, anong brand ba yung okay para sa kanila, anong brand yung mura pero okay, anong brand yung medyo may kamahalan ng konti pero hindi naman ganun kamahal. And I know you may mapupulot kayo sa bawat anglers, sa bawat may experience in using bait casting reels. At there are a lot of brands who offers affordability, durability, and innovation. Ano po? But then again, for you to be safe, no? Kung may makikita kayo na brand na widely used, no po, brand na maganda at sinasabi ng ibang reliable, go for it. Kasi minsan hindi naman natin nabibili, or most of the time we cannot buy happiness, di po ba? And if it is really a way of life for you, if it is really your passion and hobby, sometimes it is better to go for quality gears. Kasi po, it gives also severe happiness, full pack of enjoyment na hindi natin mabibili. Pagkatapos ang isa pang problema, kapag hindi tayo nakakuha ng quality gears, andun na tayo, sige, nagagamit for several use, tapos nandun ka na sa magandang spot, may strike, masira, maputol, may hindi mag-function, sayang ang pagkakataon. Okay, but to sum it up, bait casting reel can really gives you convenience. Napakagandang gamitin. Ano po? Bibigyan kayo nito ng enjoyment in which on that particular point na nag-i-enjoy ka, gumagana rin na yung pag-iisip mo na lagi kang aware of what to do with your reel, at yung awareness niyan gives you satisfaction and enjoyment. Pangalawa, yung comfort niya eh mararamdaman mo, but at the same time hindi naman komo comfort, wala nang challenge. Every cast will be a challenge, and as you go along, be familiar with the bait casters, you will see that you can now cast perfectly, you can now cast smoothly. But put in your mind that whatever gear it may be, there's always sometimes a malfunction. Pwedeng dahil sa'yo, pwede rin namang dahil sa gear. Pero okay lang yan. Every malfunction, every backlash, every overruns is a learning. But what is important is, baitcaster reel is one of the best reel to use in snakehead fishing. Mag-i-enjoy po kayo. Kaya maraming pong salamat for listening, for giving me your time para po makinig. Pasensya na kayo sa aking mga pagkukulang, maling grammar, maling salita, sabit, kung ano-ano. Para lang naman ako nakikipagkwentuhan sa inyo. Itapon nyo na lang yung mali para sa inyo, pulutin nyo yung para sa inyo, okay? Thank you, salamat po sa inyong lahat. At lagi ko pong iiwanan sa inyo na good gears give good results. Thank you. Peace. Ciao.